Hello po, kabayan. Good morning, or good afternoon, or good evening man. Welcome po dito sa channel ko, The Roadrunner. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa pagpapadala ng pera sa Pinas. Yung easy way. Siguro naman madami sa atin, di ba? Pag magtapos ng sahod, papunta tayo, sasakay tayo ng taxi or bus, papunta sa padalahan ng pera. Tapos magpapadala. Yun din ang ginagawa ko dati actually. Pero ngayon alam nyo, merong mas maganda. Actually bago pa rin siya. Ay, hindi naman ganun kabago, pero parang this year lang ata. Na pwede ka na mag-online. Especially lang ha dito sa Bahrain. Yung Nick Remit. Oh, meron tayong ano, meron tayong kabayan dito na magtuturo sa atin kung paano ba magpadala ng pera online. Saka may isa rin dito actually. Tamang-tama, may isa na gusto mag-apply o mag-sign up sa Nextremit. So, tanongin natin sila kung anong paraan. Okay? Ma'am, magandang hapon po. May mga nanonood po sa atin ngayon na sigurado taga Bahrain, ng mga OFW. Actually, isishare lang natin sa kanila kung paano o gaano ka-easy magpadala ng pera online na hindi na kailangan lumabas sa bahay. So, ano pong pangalan ng company niyo? NEC, sir. At ikaw, ma'am, pakilala ka po muna. Ako po si Tess sa NEC and Nano Exchange. Ito po yung aming product ay NEC Remit Online. Ito po yung money transfer through mobile only. Mag-registered lang po kayo sa mobile niyo ng aming apps or sa website necremit.com. And then after nyan po, mag-submit po kayo ng CPR sa any branches ng NEC or otherwise, mayroon po kami mga representative na magko-collect ng CPR copy nyo. Ah, so pwede nyong puntahan? Yes, sir. So, ma-activate yung accounts nyo, then pwede na kayo mag-start, mag-send ng money through your mobile. Kagad-agad ba pag na... Activate. Yeah. Within an hour, if mag-submit po kayo sa branch, within an hour, ma-activate na yung accounts nyo. So, pwede na kayo makapag-access sa mobile nyo, mobile apps nyo. So, anong gagamitin? Yung card lang, yung ATM card yung namin? Yung payment nun, sir. Okay. Bali, debit card. So, any local banks ng dito sa Bahrain. Yan yung applicable pwede yung i-gamitin through payment. Sige. So, ano pa? Magkano naman po ang ano? Magkano naman po ang charges? Ma'am, pakilala ka pa muna. Yes, hello. Ako po si Monina sa NEC, Nuno Exchange Company. Ito po yung bago naming product na ni-launch namin last April dito sa Bahrain. Very convenient po to sa mga mga kababayan natin dito sa Bahrain kasi kahit nasa bahay lang kayo o nasa trabaho nyo, pwede na po kayo magpadala. Ang charge lang po nito sa online natin, lalong-lalo na sa mga bagong nagparehistro, sa branch kasi natin, 2BD ang charge. So kung mag-online kayo, 1 dinar lang yung magiging charge nyo. Ang kaltas bali pag magpadala? Opo. Yun so, mas mura? Mas mura siya. At saka wala pang hassle na ano. Yes, tama po. And then, pwede po siya bank transfer kahit anong bangko na pinapadalhan mo sa Pilipinas. Sa Pinas. Pwede po siya. Tsaka meron tayong tinatawag na cash pick up anywhere. Pwede rin po siya. So, dalawa ang option nyo. Pwedeng bangko and Western cash Union, pick up. Ganun. Yung Western Union namin, iba naman. Ay, iba yun. Tama, ibang ano rin naman so, yan. So, kung gusto nyong mag-register, visit lang po nyo yung website namin. necremit.com, yun po ay isang word lang, necremit.com, or else i-download nyo yung mobile apps namin, necremit. Mas makakatulong sa inyo to kasi lalong-lalo na sa katulad nating mga OFWs dito sa Bahrain na busy sila, so wala nang time na pumunta ng exchange company, lalong-lalo na yung mga uuwi ng gabi, madaling araw, so anytime, anywhere, pwede kayong magpadala. Isalin na rin natin yung ano, yung Western Union, di ba? Sa inyo din yun, Western Union, di ba? Oo, may Western Union tayong online din. So, ang Nuno Exchange Company, sila lang po yung may Western Union online dito sa Bahrain. So, in case na kung gusto nyo rin pong mag-register, visit nyo lang po yung website naming www.com
or download nyo yung mobile apps. So very kahit easy. Dito sa bahay, hindi ko na, for example, may papadalhan ako sa Pinas sa Troy Eastern Union. Dito na sa online. Yes. Ganun pa rin yung card pa rin, yung ATM card, yes, debit card ang gamit. Yes. Ang payment is through debit card po. Yung mga sahod natin dito sa Barina, sumasahod tayo through bank. Hmm. Yun ang mga pwedeng magpadala sa online natin. Through debit card lang po. Tama. At least malaking tulong. Actually nung nag-start ako, parang na-appreciate ko yung ano, yung ginhawa ba, yung parang ganun. Kasi dati pag nagsahod na, kailangan magpadala, di ba? E, pag mag-duty ka, pag nagkataon na duty ka, bukas na ako kasi ano, pagkatapos, pag ano, kinabukasan, let's say, makalabas alas 7 ng gabi, alas 7 na ako makapunta. So, parang ano bang oras? Pero habang, nung nag-start na ako sa dito, sa NEC, maganda kasi kahit sa trabaho, nakapag-ana ako, pag pumasok na yung sahod, eh wala naman tayong ibang gagawin eh, papadala na, di ba? So, tama. Meron akong kasama sa trabaho dito, si Mark, na gusto ring mag-register. So, baka may tanong ka. Or nasagot na ba yung tanong mo? Sige. Yes, mga kababayan, ako si Mark. Isa akong paramedic dito sa Bahrain. Katrabaho ko si Kuya Semi. So, right now, na-find out ko kay Kuya Semi na merong convenient way or most efficient way para magpadala ng pera, which is yung NEC online or NEC remit. So, minutes ba ma'am mag-online din right away yung pinadala? 30 minutes. Depende kasi yan kung cash pick up within 30 minutes. Let's say within online using laptop or mobile app. Sa bangko ba? Yes po. Kasi meron kami kung depende kung ano kung bangko. Let's say BDO. BDO, same day. Within 24 hours. Sa akin, nung ayun yung experience ko talaga, kasi doon ako sa kabila dati, mabilis lang sila actually. Parang sabi na pag umaga, mga 30 minutes, 1 hour, ganun. Dito nasubukan ko rin. Hindi sa umabot ng 24 hours talaga dito. At saka, alam nyo po ba? Teka. Saan ako? Ganun na lang ako. Saka alam nyo po ba? Maganda to kasi ang mga representative natin mga kabayan. Alam niyo po ba pag magka-problema tayo sa padala, madali silang lapitan talaga, totoo. 'Di ba? Ako dati nagano ako kung 'di ba may mga time talaga na hindi pumapasok yung pera or na-delay ganoon. Wala tayong matanungan kasi hindi naman natin kakilala yung mga 'yon. Ito, pag dito kayo mag-register, at least may mga kabayan tayong madali nating lapitan, madali nating tanungan kung anong nangyari doon sa pera natin. Baka may tanong ka pa, Mark, sa kanila kung anong... Tanong ko lang yung sa charge would be automatically debited na rin no, sa account as well as yung sa benefits. Like, mayroon ba tayong promotions? Like sa akin, matanong ko lang, pagdating ba sa Pinas, yung kukuha sa Pinas, may kaltas pa ba doon? May bayad ba? Wala sir. Katulad lang kung magpapadala ka ng amount ng 10,000, 10,000 din ang marami. Ah, makukuha doon? Yes. Walang kaltas na? Wala yung head in charge sa Philippines. Kung ano lang yung amount na pinadala mo dito, yun ang makupunta sa account niya sa Philippines. Then, benefits. May mga benefits din po kami niyan. Anong benefits mo? Like yung, sir, yung sa insurance, ang sender at saka yung beneficiary, both may accident insurance, but may validation yan. 30 days lang ang validation. Mula na nagpadala? Mula na nagpadala. So, let's say, nagpadala ka ngayon, magbibilang ka ng 30 days. Pag, let's say, 31 siya nagkaroon ng problema, so, hindi yun covered. Up to 100 to 200K. Ang ma-accidents lang. Yeah. Pero hindi na natin anuhin yung ma-accidente tayo, ha? Kasi... Ito naman, case, kasi hindi naman natin alam yung nangyayari. At least, meron tayong makukuha kayo paano, di ba? Kaysa wala. And then, ang advantage na isa din, ang rate namin, mataas ang rate namin, comparing mostly sa... Tama. Na-experience ko yan. At saka, ang naano ko rin, sa online ako, pag nagpadala ako, parang may points, may bonus, something gano'n, di ba? Points. Sa ngayon, kasi mababa ang charge namin. So far, wala pa kaming, ang points kasi doon to BD, di ba? So, ginawa na namin to BD. Actually, normal. So, sa 1
1,000 points, let's say that's equivalent to 1 dinar, yun yung bali points nyo. Bali yung 1 BD na yun, yun yung points. Kaya nagiging 1 dinar na lang yung charge. So, tama, comparing mo naman yun doon sa branches na magbabayad ka ng 2 BD, let's say even magbibigay pa sila ng promotion, panalo ka pa rin dito sa amin. So, iklaro natin, ang regular charge talaga pag nag 2 BD. But kailangan mo siyang i-redeem ang 1 dinar. Yun ang kagandahan. Actually, parang bonus na talaga yung bonus na yan. Let's say, makalimutan mong i-redeem doon. Kasi may option yun eh, na i-redeem mo yung 1BD. Pag let's say, nakaligtaan mo siyang i-redeem, mag-accumulate yan the next transactions mo. So, magiging 2BD yun na. Nakita ko pwede mo the full transactions mapi-free mo pag ni-redeem mo yung 2BD na yon. Pag hindi mo uli siya na-redeem, mag-a-add na naman yan the next time. So, ganun siya. Eh, sa iba, wala yun eh, di ba? Yeah, wala. Sa wala. Ibang, ano, wala yan. Sa ibang exchange, wala. So, ano pang mga magandang features talaga o magandang, ano, ng Nick online? O tsaka, ano po sir, meron din po kami mga loyalty partners. Kung makikita nyo yung features ng aming mobile apps, hindi lang po Philippines, India, and then coming na po yung Pakistan, Bangladesh. Ito po yung ano natin, makikita nyo yung loyalty partners, andyan po lahat. So kung gusto nyo pumunta sa mga establishment like mga hospitals, makikita nyo yung mga discounted dyan. Lalo na po sa atin sa Philippines na nagpapadala tayo ng mga cargo, meron po tayong forex cargo. Sa pharmacy, meron ba mga gamot-gamot? Sa pharmacy, wala. So far, wala pa. Hospital pala. Ito po yung ano natin sa forex cargo. So, may discount? May discount. Magkano yung discount sa forex cargo? Hindi ko masyadong depende po kasi katulad niya sa sea cargo 15, air cargo 5%. 15% and 5%. Ipakita mo? Pakita mo lang. Ipakita mo lang yung resibo. Anyway, nasa ano mo naman yan. Sa emails I mean, or tsaka yung card mo. Meron din po tayong Sharaf DJ. Marami po tayong, actually marami tayong ano loyalty Filipino partners. Makikita nyo yan. Filipino restaurant? Hotpot, Adari Park. May ilang percent sa Hotpot? 10%. Hindi pa natin napuntahan yun. Sige. Tsaka sa Sharaf DJ, in case na may gusto kayong bilhin. Ayan, Sharaf DJ. Season na lang siya, pero pag ano, pakita nyo yung mga... Kim's Hospital, Al-Shifa, and then what else na yung hospital natin? So yun ang mga, kumbaga, mga perks, mga ano, pag registered sila sa Nick Remit. Hindi, pag nagpadala. Pag nagpadala na? Resibo kasi ang kailangan doon. Even travel agency, meron kami. So, pag gusto nyo mag-biyahe ng mga discounted ticket din through our partners, pwede kayo maka-avail. Then, maganda. Mark, may tanong ka pa? Baka may tanong ka pa sa kanila. So far, very informative na yung informations nila, ma'am. So far, dito na siguro ako magpapadala. Sige, mag-sign up ka na. Ano? Register na. O, sige. Abang ano, sige. Thank you very much. Sige. Thank you so much, sir. And Sir Mark, hindi ka mabibigo sa pinili mong service ng padala. Andito lang kami, NEC, maggagawa sa padala mo through right. Pilipinas. Okay. Very safe and secured. Okay, thank you so much. Thank you very much. So, yun nga. So, nakita natin, narinig natin sa kanila kung gaano talaga kaganda magpadala ng pera gamit ang online or ang Nick Remit. At saka, yung nga sinasabi ko kanina, pag mag-problema yung padala mo, hindi mo na kailangan pumunta pa sa opisina nila. Pwede ka na mag-email. Email ka na lang, anong detalye, anong problema, at sasagutin nila yan. So, wala nang hassle. Kumbaga, mas mabilis. At saka, kung nakuha nyo naman natural, itong mga representatives natin, kung nakuha nyo naman yung mga Facebook or numbers nila, pwede nyo naman silang yan, no, i-message, i-email, papatulong sa kanila. Kasi yun ang experience ko dati, nagka-problema ako sa pagpadala sa pera ko, nag-message lang ako, tinulungan naman nila ako. Kaya, maganda, recommended to para sa mga OFW. Huwag kayong mag-isip ng mas hack-hack, or paano yung pera nyo. Yung iba nga, million-million, or mga ilang hundred thousands yung pinapadala, hindi naman natatakot. At saka, secure to. Business nila to. Natural yung facilities nila, aayusin nila.
At saka may record yan. Kung ano magka-problema, insured yan. Yung pera natin nasa kanila. Huwag kayong mag-isip ng hack. Kasi meron kasing iba eh, na ayaw sa online dahil ma-hack or ganun. Eh, ano ba kinatakot mo? Recorded naman yan. May ano ka naman, ebidensya na nagpapadala ka. So, ano kung anong problema? Eh, ano namin sa kanila? Kasi wala naman talagang perfect tong ano, walang perfect na sistema. Pero, maayos yung sistema nila. Na-experience ko na kasi ilang buwan na rin ako nagpapadala. Tsaka, walang hassle. Galing trabaho, kuwilak bahay, pag sahod na, hindi ko na kailangan bumangon na lalabas pa, papunta lang doon sa malayo. Eh, mainit pa. Tag-init ngayon, kaya mas maganda dito na lang sa bahay. Subukan nyo. Ilagay ko sa baba yung website nila, yung link. I-click nyo na lang. Anyway, so yun lang. Tsaka maraming salamat. Please, don't forget to subscribe. Paki-subscribe na lang sa baba, yung dito, sa right nyo. Yung red na subscribe. At saka paki-click na rin yung bell button para ma-notify kayo sa next na video. Okay? So, salamat kabayan at kita-kits ulit sa susunod na video ko. Thank you.